Yung viral video, ipapapatuloy natin tungkol doon sa isang 13 years old na bata na sinasaktan sa loob ng CR ng isang 16 years old na estudyante ng isang eskwelahan. Ang nandito po si Ma'am Francella Malinaw. Ito po yung nanay ng biktima. Pero yung partido po ni Angelica Tumang, yung nanapak o yung nanampal po, is ayaw na pong pumunta dito sa aming studio. Pasukin natin si Ma'am Francella Malinaw. Now, kayo po'y pumunta na sa eskwelahan. Yes po. Sino po nakausap niyo sa eskwelahan? Yung po daw advisor po ni Angelica Tumang. Madam, si Angelica ay estudyante niyo po dyan sa inyong eskwelahan. Yes sir, opo. Totoo ba ma'am na maraming beses na itong nanakit ng mga kapwa niyong estudyante dyan sa inyong eskwelahan? Base po sa report ng aming guidance counselor, nakausap po siya kanina, meron po siyang previous report. Actually po, kinakounsel po yan ng advisor niya, sir. Kasi may problema din po yung bata sa family niya. Kinakounsel po siya ng kanyang advisor. Okay. Even po yung aming guidance counselor. Ilang beses na po siya napatrouble sa eskwelahan? Sa inyo pong pagkakaalam? Actually, yung po sinabi ng counselor po namin kanya, parang kung hindi po minsan, dalawa po yata. Pero ma'am, meron pong mga estudyante na nag-comment po sa amin pong post sa YouTube. Yes, na sir. More than 6 times daw po at meron daw po siyang gang na kung tawagin ay team smoking area? Sir, actually, ngayon lang po talaga namin nalaman kung hindi po nag-viral yan. Hindi po namin nalaman lahat yung mga bagay na yan. May naano nga po kami ngayon, actually, sir, na ganyan daw po yung nangyayari. Kaya nasa ano po kami, yung stage na pinaprevent po namin yan. Okay. At pinatatawag po namin ang mga parents nila. Okay, so ma'am, I'm sorry ha, kasi kung ganun pala na totoo yung mga sumbong na ito pala ay maraming beses na nakit ng mga kapwa niyang estudyante, bakit ma'am pinapayagan pa rin siyang mag-aral dyan? Bakit hindi na lang po muna siguro pina-stop, tinawag yung magulang niya at pinagawa ng intervention o pina-rehab? You know, para hindi na sana nangyari ito. Pinatawag po yung mga parents niya, sir. Ako nagpupunta po yata yung lola daw niya. Mayroon pong intervention na ginagawa sa kanya. Yung iba, sir, hindi naman po nare-report eh. Nakita niyo ba yung video, ma'am, napanood niyo? Yes, sir. Actually po, nakaka-alarma po. Actually, ngayon nga po, nagme-meeting kami. Isa na po yan talaga yung pinaka-major topic namin. Pero alam po ninyo, sir, sa school kasi, we cannot just kick off po ang estudyante kasi may mga ano rin po tayo. Kahit nga po yan ay adik o ano. May mga sinusunod po tayo. Kasi kahit na adik, hindi mo nasuspindihin? Hindi po, sir. Ibig ko sabihin, may mga hindi po naman natin kaagad-agad pwedeng ganyan na ipaalis. So, may mga proseso po tayo kasing sinusundan. But, I'm sorry, ma'am. I beg to disagree. Kapag halimbawa yung isang bata ay sobrang pagkabiolente, lalo pat ito dalawang beses na pala. Sabi mo, from your own mouth, dalawang beses na pala itong na-reklamo. So, sana man lang, pinatawag niyo po yung magulang at kung halimbawa hindi kayo satisfied doon sa pag-usap niyo sa magulang at wala pa rin pala nangyaring resulta matapos kayo magpag-usap sa magulang, sana nirecommend niyo na muna na siya muna ipagamot, ipa-intervention sa isang child psychologist or sa isa pong health professional. Wag lang po yung inyo pong guidance. Hindi ko naman minamalit yung guidance niyo. I think she's not capable of solving this kind of issue dahil nagkaroon pa ng pangalawa. Kasi kung magaling siya sa una pa lamang na issue, na-resolve na niya yun. So dapat ma'am, sinuspindi muna itong si Tumang at pagkatapos, siya po'y pina-rehab o pina-intervention. Sir, actually po ito pong huling nangyari na to. Umaabsent na po siya hanggang pong transfer na po siya sa ibang school. Okay. Gusto man po namin i-refer siya sa DSWD, halos hindi na po siya pumapasok. After that, pagkatapos po ng SEM break, November, nag-out na po siya sa school, nag-transfer na po siya. Diyan din po sa Pampanga? Opo yata. Maria Celina Vega, Assistant School Superintendent, DepEd Angeles, Pampanga. Madam, pakibantayan niyo po itong si Angelica Tumang kapag ito po ay nag-enroll sa mga eskwelahan diyan sa Pampanga na sakop po ninyo. Huwag niyo muna pong tanggapin bagkus kailangan po kondisyones na siya po ay muna maparehab bago siya matanggap sa anumang eskwelahan na kinasasakupan po na inyong lugar. Noted po yung sinabi ninyo. If I may say lang po, para po malaman ninyo kung ano yung status as of the moment ng kaso. Opo ma'am. Opo, na we've learned about that po nung Sunday afternoon. Yes, ma'am. Kaagad po, nag-take action po ang ating school division superintendent. Kahit po Sunday yun,
gumawa po kami ng paraan kung paano ma-reach out yung mga bata. Okay. We've learned po, last year pa nangyari yan, pero ngayon pa lang po namin nalaman. Ikinalulungkot po namin yun, ano po. Pero kaagad po, pinatawag natin yung mga magulang through the school kung saan po sila naka-enroll ngayon. Excuse me, madam, hindi na nga po pumapasok dyan po sa Nepomuceno Memorial. Ang sa akin naman po, bantay-bantay nyo lang po pag nag-enroll po to sa ibang eskwela, nasa ako po ninyo, huwag nyo na po munang tanggapin bagkos i-condition na bago namin kayo tanggapin, dapat meron munang clearance from a psychologist na siya'y okay na pwede na mag-aral muli. Okay, ma'am? Noted po, idadagdag po namin yan sa proseso ng ginagawa po namin kasalukuyan, sir. Okay, sige. Asahan po namin yan, madam, ha? Police Colonel Narvin Mangune, Chief of Police Angeles, Pampanga. Colonel, hindi na ako makapag-antay na ito po'y ibabarangay pa first, second, third hearing. Matindi ho kasing ginawa nitong si Tumang dito po sa biktima. Through your Women's and Children's Desk, sampanan po ng kaso itong si Tumang para ito po, sir, ay may parihab. Apo, sige po. At nandito lang po kami. Entayin po na yung mga complainant. Paano po yung maging proseso? At meron ho bang mga rehab center dyan po sa Pampanga na kalalagyan ito? Anong tawag nung rehab? Kasi kung meron boys town, anong tawag noon? Home for the girls po. Home for the girls. Doon po siya muna siguro, sir, ilagay? Apo. Ano po natin? Yung recommendation natin. Apo. Sige po. Darating po kami dyan tomorrow, sir, ha? Apo. Kumusta ko kay Nanay Francela? Medyo okay na po, kumpara dati. Kasi po, yung nangyari ang September, walang nakinig sa akin eh. Para akong tanga naghanap. Bakit wala nakikinig sa inyo, ma'am? Kasi po, wala kaming kilala sa bata, kundi yung pangalan lang, tsaka FP. Nung po kasing umuwi yung anak ko, alam ko po kasi nasa school siya noon. Okay. Nagpa-practice po siya ng volleyball. Okay. Kasi po, yung pinuntahan niya sa Gendra Mall, binawalan ko na muna po siyang pumupunta doon kasi ang dami ko pong nababalitaan na nagiging trouble po doon. Tapos, matikis po yung ulo niya. Pumunta po siya doon. Tapos, bandang 5 po, nagtitext na ako sa kanya. Ano ba, oras na? Nasaan ka na? Hindi po siya sumasagot hanggang umabot po ng mag-8. Umuwi siya, galit na po ako sa kanya. Sabi ko, saan ka na naman ba nang galing? Di ba meron kang curfew? Bakit ngayon ka lang umuwi? Tapos sabi niya, ma, kasi pinagtripan po ako sa Gendra Mall. Binugbog ako. Tapos sabi ko pa, huwag ka nga nagkagagawa ng kasinungalingan nat para lang mapagtakpan yung pagkakamali mo. Meron na siyang binabanggit na, ma, i-search mo to, si yung nanakit sa akin, si Angelica Tumang. Tapos ito yung mga kasama niya, ma, mag-isa lang ako, lalaki lahat sila. Yes. Tapos kinorner po daw siya sa CR ng pambabae sa Gendra. O, tapos yung po sabi ko, sigurado ka ba? Ngayon po, kinokontak ko po yung mga sinasabi niyang pangalan sa akin. Tapos wala pong sumasagot, even po yung boyfriend nung Angelica na naging cause ng pananakit niya daw sa anak ko, hindi po sila sumasagot. Galawa ko po kinabukasan kahit pangalan lang po at Facebook ng bata yung meron ako at testimony ng anak ko. Naglakas po ako na loob na pumunta ng Station 1 kasi sakop po daw ng Station 1 yung Gendra Mall. Ngayon po, inassist po kami ng mabuti to. Ang problema lang po, sabi nga po nila, ma, malakas po na kaso yan. Kaya lang po, kung name lang po yung meron tayo, paano po natin sila marereklamo? Kaya lang po sir, naghanap talaga ako. Wala naman pong sumasagot. So ngayon po sabi ko, tatry ko pong maghanap pa ng ibang clue o paano ko malalaman sa nakatira yung bata. Sabi niya po, sige po ma'am, buta po din tayo ng ONA para po mapamedical si Francesca. Pumunta po kami ng ONA, pinamedical po namin siya. Tapos ang sabi po ng doctor doon, bago ko po i-release yung medical ni Francesca, binigyan niya po ako ng request for CT scan. Tapos po, mga 2 days after po, nalaman ko po na si Angelica nag-aaral nga po sa FG. So pinuntahan niya po doon sa eskwela? Pumunta po ako sa FG. Pagdating po sa eskwelahan, cooperative ba yung school? Hindi po. Okay. Kung may pananugutan yung school, isasama po natin sa pagdidemanda sa kanila. Pwede rin po yung tinatawag na obstruction of justice kung ayaw nila makipag-cooperate sa PNP habang ginagawa pa yung pag-iimbestiga tungkol dyan. Gusto ko pong punterihan din dito yung mall kung may pananagutan ang mall dito. Colonel Narvin Mangune muli. Maganda po po, Colonel Mangune. Colonel, nangyari po yung pananakit dito po sa bata sa loob ng Gendra Mall at sa CR po ng babae at ang dami pong nakapasok ng mga kalalakihan at wala man lang pong gwardiya sa CR na kung meron sanang bantay sa toilet at kung sana maagap yung mga security guard paggalagala, hindi sana nangyari itong pananakit sa bata. So pwede ba natin isama sa kaso ito pong Gendra Mall? Sige po, Gendra Mall. May mga nag-comment sa YouTube nung ma-i-upload namin yung kaso mo kahapon na ikaw daw ay na-set up lang. Opo.
na ang talagang kausap mo doon from the start is si Angelica? Opo. Naniniwala ka? Nung una po, parang hindi po. Kasi po, nag-wave po yung lalaki. Then nag-wave back po ako. Tapos nag-start na po, nagkinukulit po ako nung account nung lalaki. Ano yung sabihin ng wave? Nag-wave, sir, sa chat po yan sa messenger. Kumbaga, nag-hi siya, sir. Ah, nag-hi siya sa Opo. Emoji na, ano, hi. Okay, at nag-hi ka rin. Opo. Pagkatapos noon? Kinukulit po niya ako. Minsan po, di ko na lang po pinapansin, pero tuloy-tuloy pa rin po yung pangungulit niya. Tapos po, nung napasakto po, na Saturday po yun, mag-new gen po ako, yung church. Inabangan po nila ako dun sa entrance. Pero bakit sa dinami-daming mga bata, ba't ikaw ang napili nila? Hindi lang po ako yung ginanyan nila. Ah, marami pa? Opo. Kasama po namin yung isa niyang ginanyan. So paano nila pinipili yung kanila maging biktima na bubulihin? Hindi ko po alam. So, nung pagpasok mo dun sa CR, nagsunura na yung iba? O pilit ka nila pinasok? Pilit po. Tinulak-tulak po ako ng babae. Wala ba mga security guard doon? Wala man. O bantay sa CR? Wala man. Walang ibang mga... Kasi ladies CR ata, Opo, no? Sinarado po nila yung CR. Yung boyfriend po nung Angelica Tumang, naiwan po sa labas ng CR. Eh, sino yung lalaki doon sa... Kaibigan po nila. Tapos nung binuksan na po nila yung pintuan, doon na po sila nag-start na anin ako. Ilan ang nanakit sa'yo? Isa lang, yung si Angelica lang? Opo, siya lang po. Wala nang iba pa? Wala na po. Tapos nanunod lang iba doon? Opo. Loob. Anong ginagawa habang sinasaktan ka? Ano? Yun po, pinag-cheer lang po si Angelica. Sabi daw po ni Angelica, oh, ito yung phone ko kasi daw yung nagbibideo, walang phone. Videohan mo ko para makita ng mga lalandi sa boyfriend ko kung anong ginagawa ko sa kanila. May selfie pa po siya na bago siya gawin sa anak ko sa CR na yon na selfie muna bago ano yung mambugbog ng lumalandi sa boyfriend. Nakita nila ng bata ka, 13 years old, wala kang kalaman-laban. Kasi hindi nila pipiliin yung kasing tangkad nila, kasing laki nila. Kasi kung kumuha sila matangkad din, malaking katawan. Hindi din po. Hindi rin? Opo. Yung sinetap din po niya nung last February, yung kasama po namin niya. Malaki din? Opo. O, hindi nakapaglaban? Hindi rin po siya lumaban kasi po. Ang marami? Mahirap din naman pong lumaban gamukha nung sa akin kasi puro lalaki po yung mga nasa side niya. Ah, okay. Sorry lang po ako ng sorry sa kanya kasi po expect ko po maaawa siya. Pero nung nagsusorry ka sa kanya, anong sinasabi niya? Sabi niya po, huwag kang mag-sorry sa akin, di kita mapapatawad. Mabait akong tao, pero pag boyfriend ko nilang di ko mo, tayo bang usapan yun? Okay, pero kahapon, umiiyak siya at sorry siya ng sorry. Anong reaction mo doon? Feeling ko po, hindi naman po siya umiiyak. Kasi po, morning po, pumunta po kami dun sa barangay. Nadatnan na po namin siyang umiiyak. Tapos po, paalis na po kami. Umiiyak pa rin po siya. Nung bumalik po kami para po kunin yung number ng ano barangay po doon, nakatakip lang po siya. Tapos po, nung nakakausap niya na po, yun po, ganun po yung boses niya. Nung tapos niya na po siyang kausapin, naalis niya po yung takip niya sa mukha. Wala man po, hindi man po namamaga so, yung mukha niya. Opo. So anong reaction mo nung maka-face to face mo siya muli doon sa barangay? Nung una po kasing ano namin dun sa kutod, naawa pa po ako sa kanya. Naawa ka sa kanya? Opo. Bakit ka naawa? Kasi po, iniisip ko po kung makukulong po siya. May pangarap din naman po siya. Wow, ang bait mong bata ka. Hindi ko alam kung makakapaniwala ba ako dito sa sobrang kabaitan mo. Grabe ka. But you know what? Nay, ito na yan, kasama sa healing process, yung sama mo ng loob, ilabas mo sa yon, tapos pangalawa yung magpatawad ka. On the other hand, hindi pa ako tapos, ang pinakamabilis para sa akin, I'm not a professional, pwede i-correct ako ng mga child psychologist dito, isang mabilis na healing process, maalis yung trauma sa mga nabuli is kumakuha silang hustisya. This is the fastest way. Pag nakita kasi itong bata na nakulong, na parihab itong bata, napunta sa girls town, itong si Tumang, malaking kabawasan sa sama ng loob. Am I right? Gusto ko pong magbayad siya sa ginawa niya, pero at the same time, yun pa rin po, naawa po ako sa kanya. Kailangan mo ng hustisya, pagbayaran niya. Oh. At the same time, patawarin mo na siya. Pero nandun siya na dapat sa rehab center. Oh. Para double, mas mabilis yung healing process. And then, ma'am, sabi mo kasi na dinudugo siya, ilong niya. Ako na magpapamedical sa kanya, kailangan na CT scan. Napa-CT scan na po siya? Hindi pa po. Sige po, ipapa-CT scan po natin, ipapa-physical check-up natin siya sa isang hospital, doktor? Actually, bago pa niya bugbugin yung anak ko, meron na po siyang
Nararamdaman sa katawan niya. Andiyan pa nga po yung... Ah, previous na to, bago sa insidente. September 17 po yun nung pinapacheck up namin. Tapos, meron nga kailangan na ongoing test po sa kanya. Bakit po? Anong problema? Ano po siya? Lagi po yung sumasakit ulo niya. Tapos, pag po mainit, nagna-nosebleed siya. Tapos po, nung right after nung nasaktan siya, continuous na po yung kahit tulog siya, pagigising siya, napupuno yung unan niya. Sige po, ganitong gagawin natin. Kay ipapacheck up natin itong si alias Julie. Since 13 siya, pediatrician ang kailangan natin. Magaling na pediatrician. Children's Hospital siguro. Sige ma'am, from head to toe, papacheck natin siya. Okay, to make sure na kung may problema, gamutin agad. Okay? Kami na humbala. Sagot ko na po yun. Thank you po. Alright. Mr. John Bonifacio, Leasing and Marketing Department, General Mall Angeles. Magandang hapon po, Mr. Bonifacio. Yes po. Alam niyo na po itong viral video tungkol po doon sa isang bata na binugbog po sa loob ng CR ninyo, dyan sa mall ninyo? Yes po. Nakarating po sa amin yung report. Pero during the time po kasi na nangyari, wala naman pong nag-report sa amin. O nga po. O nga po. Wala nag-report sa inyo. Pero... it could have been preempted kung meron lang po sana kayong inipinoste doon sa CR na mga bantay. Opo. O dili kaya meron... kung naging maaga po yung mga security guard ninyo, pag-alagala. Meron pong naka-station po sa mga CR natin. Oh, ano nangyari? During that time po siguro na nangyari yun, nagro-robing po kasi yung mga naglilinis po ng CR namin. So nangyari po yan nasa third floor po. Hindi sir, dapat sir, meron talagang nakaposte. Tulad po yes, sa mga po. Ibang mall. Yes po, meron po. Meron po. Eh sabi mo nag-robbing, ba't kailangan mag-robbing? Dapat po, yung pong tao ninyo, nakaposte lang, nakatayo lang doon sa CR. Binabantayan. Yes, opo, bali yan po yung naging ano namin po ngayon. In a way, sir, may pagkukulang kayo, sir. Kasi, sir, kung sana ginawa niyo po yung dapat, which is magposte po ng mga tauhan ninyo sa bawat CR, then hindi sana nangyari ito. Yung una-una po, sir, yung time po, hindi po namin alam kung ano oras po nangyari yung time na yun. Sir, kaya, from opening to closing, meron pong tao nakatambay sa CR ninyo. Yes po. Kasi po, ganun sa lahat ng mga mall na pupuntaan ko eh. Palagi meron eh. Yes po. Bali yan po, sir, yung ginawa po namin ngayon na ano. Ngayon pa lang kasi nangyari na. Para corrective din po sa amin. May kapabayaan po kayo. May pananagutan po kayo rito. Isasama po namin kayo sa kaso. I'm sorry, sir, ha. Sige po sir, kasi kanina po, nakausap din po namin yung sa involved naman po na ano, sa security regarding dyan po yung gagawin po namin na panuntunan po yung dito po sa mall para po maiwasan na rin po yung mga kayo. Correct. Correct. Tama yun sir. So, dahil po sa incidenteng ito, so hindi na maulit, nagpo-post na kayo regular at yes, hindi sir. Na alis. Pero for the meantime, meron po kayong pananagutan dito, the fact na naging pabaya kayo, kaya nabugbog itong bata. Tama? Ayun sir, yung ano po namin, sir, regarding po dyan sa... Hindi, sir. Opo, I'll make sure, sir, na meron kayong kalalagyan din dito. Sorry, sir, ha? Sorry kung wrong words ba yung paggamit ko na may kalalagyan. Opo. Pero dapat may pagbabayaran kayo rito, sir. Kasi, sige, sir, po, sir. Good. Nagkaliwanagan tayo. Opo. Ang kagandahan naman, sir, on the other hand, is meron na kayong bantay ngayon. Yes, po. Sir, meron din po akong lalapit din kasi yung po mga kabarkada nung Angelica Tumang, meron na naman pong ginawang video na nambugbog din po sila ng 12 years old. Anong pangalan po ng mga kasama? Honey Faye Katanghal. I-check nyo na yung Facebook na kayo na Honey. Meron po kaming video nung pagbubugbog. Ah, so meron na naman. Bago po kasi kami papunta dito, meron pong biglang nag-upload ng video nung bata na binugbog po nila. Oh, man. Kinalagkad po, tas dalawa pa sila. Nung Saturday afternoon, bago ko po i-upload yung video nung gabi, meron din na naman po siyang sinaktan. Victim ka rin daw ni Tuma? Ilan taong ka ngayon? 16 po. Ilan taong ka nung ma-victim ka ni Tuma? Ito lang pong year yun, February lang po nangyari. Yung pong Nicole Gamboa, yun po yung boyfriend po ni Angelica Tumang, ex ko po yun. So, nung time na po na pinapunta nila ako doon, may problema po ata yung ex ko. Pumunta po ako doon para tumulong, ngayon po pala hindi ko alam na siya na yung kausap ko, yung babae. May bisita ka pala, ganun-ganun. Nung pong time na sinabi kong uuwi na ako, sabi niya dito ka lang. Na sinapak niya na po ako dito po. Tapos, nangudngud po ako. Nagkagasgas po ako dito at saka po sa tuhod.